Revelation. Konnichiwa, buddies. This is Chris Sniper once again. Nandito tayo sa Mindanao, Philippines. Ang lugar ay sikreto lang para bibo. Okay? So, yan ang tinatawag natin na military motto. What you see, what you hear, live it there. Pero, ipapakita namin ngayon ang remapping saka actual trenching para naman makatulong tayo sa mga katropa natin ng mga explorers. Hopefully, itong video na to ay may matutunan kayo. Then, salamat sa lahat ng mga subscribers natin. Naka 22,000 na tayo. Congrats. Hindi ko ini-expect yan, pero iniisip ko ba? Ang dami palang nag-treasure hunting sa Pinas. Ang biraw. Okay? So, by the way, shoutout muna kay Mami Sniper sa Baby Sniper dyan sa bahay, nanood lang ng TV. Okay? Ingat kayo dyan, Mami. I love you. Ingat kayo palagi. No. Then, next to that, pasalamat tayo kay Black Phantom saka sa Team Okinawa, Gavin Rosdell, sa pag-set up ng schedule dito. Pero ang tropa natin dito sa place na ito, sikreto lang. Ha? Sa amin na yon para safety ang team natin. Okay? Then, shout out kay Otto Timso saka Pari Chester, Otto Chester. Then kay yung friend ni Otol Kimso na subscriber din natin kay Jonathan Loria sa lahat ng mga kumpari ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, diretso na tayo. Ang area na to is malapit sa dagat, almost 4 kilometers lang. So dito sa Mindanao, dyan banda sa east side, no? East side. Dyan ang dagat. Okay, so ibig sabihin, ang area na to is possible na pwedeng landingan ng mga barko diyan sa dagat. Alangan ng barko pupunta dito. Okay? Then maka-travel sila through old road. Pero napansin ko dito, walang old road pero mayroong creek na galing dito diretso sa dagat. So, alam na natin 'yan, no? Diyan sila dumaan. Okay? Diyan lang sa kabila sa may diyan sa harap ko. Okay. So ngayon, ipapakita namin ang actual trenching. So hindi pa namin dinidisturb ang mates team para makita. Pero unang-una, pansinin natin ang bundok na to. Ito to. Disturb area, di ba? Kalat-kalat yung mga bato. Pero may mga formation yan. Ibig sabihin, man-made setup. Yan. Okay? So, dito sa tinatayuan ko, ito yung fulcrum point natin. Explain ko mamaya yan. Okay? So dito, pansinin mo natin yan. Galing doon, saka yun, yung bato na BBM, nakakulom yan, pinapatong sa bato. Mayroon diyang sign ng half na araw. Okay. Makawala siya ron. Dito naman, meron siyang piramide. Akyat konti. Ito mag-view. Makita to. Ito yun. Makikita lang ito. Oo. Galing dito, kinisil lang yun sa big site. Ilang time. Ayan. Table yan. Nakalock yan. Okay? Saka marami pa dyan. Ang lugar na to ay marami na naka-hits. Pero secret pa rin. Alam namin kasi sinasabi. Then, ang basis natin, bakit tayo mag-remap, dapat may history ang lugar. Yan ang pinaka-importante. So, first issue or first reason bakit mag-remap tayo, kasi wala tayong mapa na hinawakan. Kaya dapat tanungin natin kung may history ba ang lugar na may encampment ng Imperial Japanese Army or Imperial Japanese Navy. Basta member sa Golden Lily Operation. So ngayon, proven ang area na to na may history. No? Swerte ng mga Japanese dito. Ang ulam nila palagi ay ano eh? Tapa. Okay. Sana all. Ibig sabihin yan, maraming baka. Okay? So, next move to that, pag remap mo, tingnan mo yung terrain. Okay? Ito, bundok-bundok, may hard pa na bundok, mayroon pang bundok doon na hindi ko lang sabihin, basta bundok na magharapan. Okay? So, next move mo, pag mag-remap ka na, tingnan mo yung mga marker na tinatawag natin na fixed marker. So, kung hindi mo na mahanap ang bench marker o yung pinaka-mother code, hanapin mo na lang ang mga surface trail markers na may alignment saka bearings.
Yan, diyan natin makukuha ang tinatawag nating TBL. Treasure Burial Layout. Kasi hindi basta-basta naglibing eh. Ang nagbaon ay nakadesinyo sa engineering layout. Ibig sabihin, may alam ang nagbaon. Okay? Kaya yung iba mag-question, bakit ang lalim o mabaw, ano ba yan? Basta may mapa yon, basta may history ng IJA or IJN, talagang set up yon ang layout. Okay. So ngayon, tingnan natin to. Yung compass ko. Itong tinatayuan ko dito. Norte. So yung puti na yan, yung pointer natin, norte yan. Pag norte, water element yan. Tatamaan natin dyan ang creek doon. Huwag mo nang pakitaan dyan. May creek doon. Diba? Okay. Yan tinatawag natin na water element. Sa likod niya is my fire element. Yung sinasabi ko yan, oh. Diba? Fire yan eh. Ganun. Bandang south. Fire. Okay. Paring Liu is on fire. Salamat sa team Okinawa. Palagi ko nung kasama eh. Malapit na to silang multi-millionaire. Thank you, Lord. Okay. So ngayon, nakita natin, no? Sa elemental factor pa lang, mayroong water element north. South naman may fire element. Sa iba niya, hindi mapapansin yan eh. Pero pansinin natin. Talagang ganyan yan. Talagang marker yan. Okay. Diretso na tayo. Pag sinasabi nating STM or surface trail markers or SM or surface markers, dapat naka-fix or hindi siya movable para hindi tayo madidikoy, no? Kasi ang daming gumagaya na ng remapping natin, baka ang ginawang STM ay yan na yun, sinagsikad-sikaran. Kasi ayun, pa. Nakahukay ng wala, diba? Okay, dapat may ano tayo, tinatawag na evidences. So, pansinin natin to. Itong bato na to. Bato ba ito? Balik muna dito. Ito siya. Yung inaupuan ko ba? May araw to eh. Ayun ba? Pansinin nyo konti. Yan ah. Ito, may araw to. Yan o. Ano yan? Araw or square? Araw po. Very good. Diba araw? Kukumpas ka nyan o. May mga skrito yan eh. Kaya nga nilagay yan dyan kasi ginawang pointer yan. Saka hindi gawa nila dito yan. Hindi gawa ni Brother Dennis yan. Talagang dyan yan. Oh. Taran! Doon na. Wala tayong maraming daldal. Diretso na tayo. Okay. Next move to that. Okay. After that, may bato na naman. Oh. Yan. Ito yung misin. Pero, mayroon siyang dot. Babaw, yan. Okay? Saan siya patungo? Doon, diretso, diretso. Ayan. Dito na naman. Okay? Tingnan nyo ito, buddies, ha? Diyan ka muna. Pag galing ako dito, sa araw, itong araw point ko yan, makikita ko yung dig site natin. Ginagawa ng daanan. Yan, oh. Dito ako dadaan, oh. Di ba? Oh. Safety. Ladderize yan. Yan o. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Code 5. Okay. Okay. Ano to? Bato to or simento? Bato. Bato. Yan sinasabi ko. Ang mga Japanese talagang bato ang ginawang marker. Walang ultra. Hindi pwede gawing marker ang baka. Dahil ang baka ay parang tapa lang yan. Tapa. Tapang maglakay ka ng baka na marker dito, pambira. Almost 80 years na, mamamatay yun. Tayo ng baka. Ulam na. Okay, diretso na tayo. Anong formation ito? Yan, o. Oh. Enter sign. Yan. Ang linsan. Yan. Okay. Yan. Okay, pero ito ang pinaka-fulcrum natin, sinasabi ko na yun. Yan. Mayroon yung X dyan. Dito, mayroon siyang sun marker. Okay? 6 rays. Ibig sabihin, 6. No? Ibig sabihin ng 6, poison gas. Item with poison. Or poison gas under. Ito to. Ito siya, parang diamond, di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. Talagang ukit yan. No? Hindi yan magagawa ng ano. Inuukit yan yun, o. Kasya yun, o.
Diba? Klarong-klaro. So parang araw na may anim na sikat. Yan. So ang direksyon niya is norte. So dapat sa norte may tubig doon. May tubig doon. May creek. Pag mag-ulan may ano. Okay. So ito yung reference natin. Asan siya nakalagay? Hindi sa top. Dito sa wall type. Pag sa top ang marker, ibig sabihin yan, directional pa yan. Maghanap ka pa ng coordinate markers. Pag nasa gilid na siya, that means in front. Okay? So galing dito, in front of this, dito ang dig site. Okay. So magsuka tayo ng 3 feet. Pagin niyo. Galing dito sa yung 6 rays. 3 lang. Saan tatama? Diyan. Okay. Okay? Okay, thank you. Dito naman tayo sa kabila. Okay. Dito naman sa ano, sa east side, kasi ang west doon ay tatamaan yung araw, di ba? Yung half na araw. Okay. Dito sa east side niya, may intersign ito. Kita nyo to, isa, dalawa, tatlo. Yan kati daw. Yan. Hanggang dyan lang yan. Kandi yan. Ibig sabihin inter. Ang problema ngayon, saan tayo i-enter? Di ba? Enter yan. Ang iba nito, sundin tong araw. Ipambihira, doon kayo sa CR papunta niyan. No? Hindi pwede yan. Inter sign to. Ibig sabihin, kailangan hanapin natin ang coordinate. Okay? So, pag dito tayo kukumpas, kailangan sukatin natin na mag-intersect doon sa 3 feet natin. Okay, dari pagliyo. Galing dito. Dito yung dulo. Dulo na lang. Ah, please, ko paripit. Pakitingin. Anong lumabas? 9? Sige po. Dito 9. Dito 9. Di ba sabi ko 9? 9. Ay, nagsupak ba? 9 lagi na. 9 feet. Okay? So, di ba tama? Naka-binary to eh. 3, 9. Okay? Di na lang susukatin natin yung long distance marker. Ito, kung mapansin nyo, di natin alam na nadisturb kasi may kahoy. Pero itong pointer niya na arrow, hindi yan dyan. Doon yan sa isang deposito. Ha? Ito yon ang pinaka coordinate marker natin para doon. Yan o, may hole. Kasi yung dalawang daliri. Yan o. Ibig sabihin yan, gold deposit. Yan. Kaya tanong po may paring IGD yan. Alam niya yan. Salamat paring IGD. Ingat palagi dyan. Okay? 9, di ba? 3 yards. Sabi ko, wag gumagamit ng metros eh. Yarda. Para 0-0. Okay? Galing doon, yan. May kanto siya. Yan. So, pasis, hindi natin pasinig. Doon yan sa isang, may, kasi may big load po dito. May siding na tayo dito. Okay? So, 9, 3, saan ang intersect dito? Okay? Sa harap niyan, kukuha tayo ng bearing. Yan. Kukuha tayo ng 2 to 5 degrees. Yan. 45, back azimuth. Azimuth, 2 to 5. May makita tayo na intersign dito. Yan. Yan o. Ba? Yan o. Yan yung boka, di ba? Dyan. Yan o. Okay? Yan ang mga sikrito ba? Dito siya, papunta tayo doon. Yan. So, tatlo na ang entry natin. Okay na yan, tatlo. 2 hits are better than 1, pero mas matibay lang yung tatlo. Anong nangyari pag hukay natin? So, scientific method. Ibig sabihin, pag mag treasure hunting tayo, hindi tayo magtagna-tagna. Yung magkalot ka ba na, mukha ka na, may laman, wala. May laman, wala. Sabi sa'yo, pabayan na ba? May sulod, wala. May sulod, wala. Alam, magpamangundang ta. Di ba? Hindi lipod ka magpataka o kalot, no? Ulitin ko. Parang sungkaan yung ano mo. Ang mangyari niyan, sungkaan, no? Transfer na lang. Okay? Anyway, ito siya, na dig site, ay pasalamat kami sa Team Bintos, no? Team Bintos. Kay Kuya, kay Sir, sa mga tropa natin, kay Busing, sa lahat ng mga tropa dito, sikreto lang sila namin. Pero pasalamat kami kasi, ano sila, supporter natin. Kaya nakapunta kami dito, na-arrange ni Black Phantom, dahil sa channel natin sa YouTube. So, ibig sabihin, may natulungan tayo in that way, in that matter. So, yan, no? Love your neighbor as yourself. Do not kill your neighbor, no? Ang matindi, love your enemies. So, may enemies ka, love-lovein mo na lang hanggang mamatay. Ay, este, ano may, huwag mong awayin. Ha? Mahalin mo na lang. Okay.
So nangyari ba dito ang pinaka matindi ngayon? Alam na natin, no? May coordinate doon, Nuybe. Nakasin nitong anim na race. In front, ha? Tingnan, vertical yan. Hindi sa top yan. Vertical positioning. So in front. Pareho, pag may butas, di ba, may vlog na ko eh. Pag may butas dito, in front, depende pa rin sa coordinate. Kasi hindi lahat, ha? Depende sa layout. Kasi iba-iba eh. Dito matindi. Matindi. Kung si General Tanaka ang nag-set up dito, matindi talaga. Okay. Anong nangyari ngayon, pag hukay natin, ganito. Okay, naghukay tayo. Yan ang design natin. Okay, pag trenching natin 5x5, naglabasan tong mga boulder. Okay, dahil ano pa, nakagilid siya, kinuhaan natin. Almost 5x6 to eh. Para labas lang ang cover, ang first covering. No, I mean, ang last covering nila. Okay. So, anong nangyari ngayon, makikita natin ito. So, ito na tinatawag natin na HTM or Hidden Trail Marker. HM, Hidden Marker, ganun. Okay. So, tingnan natin. Ito. Ito siya, hindi nagalaw to. Okay, kunin ko na kumpas, tago ko na to ha. Hindi talaga nagalaw ito. Talagang ganito ang setup, nakatago. So, tingnan natin, 1 foot pa lang, naglabasa na. Itong hukay natin, almost 2 feet pa lang, naglabasa na ang formation ng mga boulder. So, ibig sabihin, tingnan nyo, iba-ibang klase ng bato. No? So, ibig sabihin nito, man-made ang setup, hindi natural. So, yan ang ebidensya. Pag-hukay tayo na ganyan, sold na. No? Kahit anong gadget natin, yung magagamit yan, basta alam mo lang ang accuracy niya. Okay? Meron tayong aura meter kay Otol Kimso, meron tayong Japanese wand. Okay? Meron tayong aura sensor, okay. Meron tayong scanner, di ba? Okay, marami, no? Hindi na natin ipapakita 'yan, no? Diretso na tayo kasi ang oras is malapit na magabi. So, anong nangyari ngayon, buddies, ito? Tingnan natin 'to. Ito siya muna. Ito siya ang tinatawag natin na broken heart. Yeah. Diba? Heart siya din. Okay. Pag doon ka sa west side, ayan. Pag tong S ka, makikita 'to parang broken heart siya. Pero may kanji yan, yan. Kita nyo yan. Yan. Letter key. Yan. Yan o. Oh. Ibig sabihin yan, under. Okay. Kanji yan eh. Okay? Tingnan natin. Itong isang bato naman, nakalock ito dito. Tapos may lock. Hindi pa namin kinuha ito. Saka, ito sa gitna. Dito ang item natin. Ito siya. Oh, tingnan. Ibang, para siyang may pagka-penk. Penkachu. Oh. Pero may itchy. Yan o. Oh. Ibig sabihin yan, isa. Yan o, kasiya. Yan. Itchy yan. Echenesan, 1-2-3 yan. Itchy yan. Isang deposito sa ilalim. Okay? So, ito na naman. Sa kabila naman na side, dito sa may west side to. Parang heart pa rin siya. Yan. Yan. Pero may letter X yan. Yan. Na maliit. Klaro. Okay. Okay, ang formation niya is hard. Ganun. Then rough. Okay, ito mayroon ding X yan. Okay, may linya. Saan linya niya patungo dito? Ito sa gitna, ito yung tinatawag natin na metal element formation ng stone. Kasi ang gold is one of precious metal. Ibig sabihin ang ginto ay metal. Diba, children? Yes, yes pa. anong figure ng metal element. Ganito siya, oh. Ayan. Kita niya? Ayan. Okay. Pagpata, no? West side doon, no? May metal doon. Ah, diba? So, metal yan. Tapos, ano na siya? Naka-wooling type. Yan, yan. Para siyang, ano, incline ng konti. Tapos, nakalock ito. Okay. So, ito siya. Ginawa na siyang arrowway doon. Babangga siya dito. Nagtuturo siya ng metal. Ito, talagang ipinaslock dyan. Tinatawag natin itong ninjin. Ito. Yan o. Oh. Southman standing. Di ba, norte doon? Dito south. Dito ako pumatayo. Yan. Maapakan yan ng pae. Natawag niya ninjin. South yan. So, one pangarap, man standing. Southman standing dito. Yan. Talagang perfect yan pagkagawa. Yan. Kunin mo natin iba. Okay. Ito, may heart pa nakuha. Makita lang yung heart.
Sa kabila daw, ano itong sabi ni Paring Boy? Ano ito? Love triangle. Bato siya na ginawa nga, maklaro lang. Yan, talaga na, di ba? Saka, dito siya eh, dito siya nakukuha, di ba dito? Okay. Saka ito, marami pa eh. Ito, may copy talaga. Ito siya, patusok. Hindi na namin nilinis. Baka napansin nyo, basa to. Kasi binabasa talaga namin ng tubig para maklaro pag vlog. Nilinis. Para ma-explain. Nilinis namin ng tubig. Actually, ang tubig dito is 100 feet, more than 100 feet under ang lalim ng tubig dito. 160 na. 180 na. 180 pala. Okay. 180 feet ang tubig dito. Wala ibig pa. Sabihin, malayo sa tubig, maganda to na operasyon pag walang tubig. Okay? Kasi marami akong nirima pag tubig na, umatras na eh. Ito maganda to, kahit aabot pa to. Hopefully mababaw lang to. Hindi natin ma-pinpoint ang lalim kasi hindi tayo ang nagbaon. Ulitin ko, hindi tayo ang nagbaon. Nag-remap lang tayo. Nag-pinpoint lang tayo ng dig site. So kahit anong lalim pa yan o mababaw yan, importante na sintro tayo. May makukuha tayo. Hindi tayo mabubukya. Diba? Scientific method. Kasi para hindi masayang yung pera natin, ang pagod natin, no? Pagkain natin, yung iba, ang love life pa. Di ba? Hindi masayang. Ang oras. Di ba? Ang oras ay ginto. Time is gold. Okay, ito na. Marami ko nang dagdala. Ito. So, anong nangyari dito? Di ba? Southman standing. Tingnan, no? Matayuan pa. Yan, di ba? Makapos ka pa dyan, no? Yan ang engine. So, pangarap ko doon tubig dito south. Makikita ko yan, no? Di ba? Dito naman, east-west. Alam na nyo, may intersign doon. Tapos may asay na araw doon. So, ito na. Last na lang. So, okay na to. Nakalak na. So, ito pa ang kanji. Ang tawag namin dito, enter sign. So, dito ka enter. Ito siya, oh. Okay. Kanya itong bato na to. Okay. Straight, di ba? Okay. Lagyan natin. Straight. Kurba. Okay. Ganun na siya. Ayan. Ba? Dito, ganyan. Yan ang kanji ng enter. Yan. Understood, children? Yes, po! Diba? Ibig sabihin yan sa hinapon pa ba? Nihonggo sa pana-Japanese. Enter. Diba? May enter sign doon? May enter sign doon? Ito yung sagot. Dito tayo mag-enter. So, ibig sabihin, exact dig site ito. Yan ang scientific method. Yan ang engineering layout. Kung ano nakita mo sa labas, nakita mo din sa loob. Yan o, klaro-klaro yan o. Tingnan mo ka, tingnan ba ito? Yan. Kaya pinabasa namin to para makita. Yan. Diba? Ibig sabihin yan. Anong sagot? Anong sabihin ito? Enter po. Oo. Inuulit-ulit yan. Diba? Enter. Diba? So yan na ba this? Yan ang pinaka-critical na dapat sa pag-stretching, tingnan ang hidden trail. Kung wala tayong hawak na mapa, wala tayong original map o old map na hawak, dapat tingnan ang trenching kung may intersign or may mga sign na direct under. Okay? So yun lang, ito. Talagang pinatayo yan. Vital element yan. Then enter. So, i-enter tayo pa ilalim hanggang maabot natin ang shaft or ang chamber na nandoon ang inasam-asam natin na hidden treasure ng Japanese. Yun lang, buddies. Hopefully, makatulong na naman ako sa mga tropa natin. At salamat once again sa Team Bintos! Okay? So, once again, this is Chris Sniper. Nandito pa rin tayo sa Mindanao, Philippines. Wala pa ako sa Amerika. Wala pa ako sa Japan. Dito na sa Pilipinas. Okay, once again, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers, sa mga kilala ko, tropa. Hindi ko naman mention lahat, pero alam nyo na busy ako, hindi ako makaka-reply sa mga messenger, sa mga ano pa yan, sa Facebook, yung mga nagpalikod. Pero tingnan nyo lang mga videos natin ha, sa vlog natin. Chris Sniper Vlogs, andyan lahat ang mga decoding. So may kapari ha, so yun, hindi kayo basta-basta mag-hukay. I-trenching muna, i-remap, i-trenching, then tingnan kung sa pool ba ang dig site. Yan lang. So this is Chris Sniper once again saying it's sleep and explore and Bansai Team Bintos! Bansai! 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 Bansai!
Thank you, Paring Harold, for being the big geographer for today. Bansay! Bansay! Ayos!